Hello mga karyal, gabi na naman, overtime tayo, huwag muna tayong bumiyahe at maulan. Meron tayong gagawin, stand fan po ito, Airfinity ang kanyang tatak. Hindi gumagana, dinala ng may-ari. Tingnan natin kung ano ang naging problema, bakit hindi siya gumagana. Pagkaraniwang proseso po ang gagawin natin, tanggalin sa stand. At checkin natin kung may resistance ang kanyang motor. Gamitin lang po natin ito ng tester. Ang tester ay naka times 10 sa ohmmeter. Dapat calibrated ang tester. Naka calibrate 0. Okay, good na yan, bitawan. Gumagana siya, double check. Ayan, okay. Para malaman po natin kung okay ang motor, check lang po natin ang resistance sa pamamagitan ng ohmmeter. Ilagay ang dalawang test probe sa dalawang terminal ng AC plug ng electric fan. Kahit magkabaliktaran, okay lang. Pihitin lang po natin itong selector switch niya, naka-off ang position niya. Ilagay natin sa number 1. Ayan, hindi gumalaw yung meter pointer. Naka-infinite pa rin. Number 2, wala pa rin reaction yung meter pointer. Sa number 3, hindi pa rin nagdi-deflect yung meter pointer. Posible pong nag-cut off ang thermal fuse nito. Bakit nag-cut off ang thermal fuse? Tingnan natin dahil ito ay hindi mawawala ng dahilan. Baliktarin lang natin ito at tanggalin yung screen. Tingnan natin kung malambot pihitin yung ilisi. Pihitin lang po natin ang kamay ang ilisi. Kung malambot siya, good po ang shifting at bushing nito. Okay, good po siya. Freewheeling yan. Sa tingin ko ay okay pa ang shifting at saka bushing nito. Ayan o. So tanggalin natin ito para buksan natin at nang makita natin ang motor. Tanggalin lang po natin ang mga cover nito, front and back. At habang binabaklas ko po ito ay syempre hindi tayo makakalimot na magpasalamat sa lahat ng aking mga subscribers dyan na may hiling mag-like and comment. Isa shoutout ko lang po ang mga nag-like and comment sa nakaraang latest video ko na walang iba kundi sina Sir Kaeli A.C. Aban, Lorenzo Agtincula Jr., Normalisa D. Guzman, Ricky Tech, Renato Matias, Noel J. Lo, Edgar J. Arbato, Argel Labasan, ganun din po sa lahat ng mga silent music student na nanonood kahit hindi po kayo nagko-comment. Shout out po sa inyong lahat. Okay, ito na po yung pinakang motor niya. Mapapansin ninyo napakahaba ng wire at nakapulupot pa dito sa gearbox. Ang gagawin po natin dyan, pagka okay na siya, puputulan po natin ang wire nito mamaya pag nagawa natin. Para umiksi at hindi na nakapulupot dyan. Ayan o, tatlong beses na nakapulupot. Dapat maiksi lang siya para hindi na siya sagabal yan sa pag-swing ng electric fan. Puputulin na lang natin ito para umiksi. Bakit kaya nag-cut off ang thermal fuse? Alamin po natin. Tingnan natin. Shifting, okay naman. Para ma-sure natin kung fuse nga ang sira, tanggalin muna natin itong switch para ma-check natin yung mga speed terminals. Ganun din yung starting windings. Tanggalin lang yung cable tie para makalas natin itong wire. Ayan o, napakahaba po mga karyal. Tatlong ikot para bitukan ng baboy. Para ma-sure po natin kung thermal fuse nga ang sira, testerin din natin dito sa mga speed terminals. Gamit pa rin yung ohmmeter. Hindi natin binago ang settings. Tingnan natin dito sa common line. Itusok lang natin yung isang test probe dito sa duktungan. Ayan po yung diretso sa thermal fuse sa loob ng motor. Tusok lang ng ganyan. Testerin natin naka-off yung switch dito sa mga speed terminals. Tingnan natin kung magdi-deflect yung meter pointer. Pag nag-deflect ang meter pointer, ibig sabihin buo ang thermal fuse sa loob ng motor. Pero pag hindi nag-deflect, cut off
ang thermal fuse. Ito, wala. Ito, wala rin. Ito, okay. Open windings po yung tatlong linya. Speed 1, 2, and 3. Posibleng thermal fuse nga po ay cut off na. Para ma-sure pa rin natin kung talagang thermal fuse ang sira, testerin natin yung tatlong speed terminals na yan kung magde-deflect sa bawat isa. Kahit pagbaliktad-balikta rin, dapat mag-deflect po yung meter pointer. Ibig sabihin lamang na may resistance ang tatlong speed windings. Subukan natin dito sa dalawa na ito. Pumalo mga ka-real at sagad sa zero. Ayan o, napansin nyo, sagad sa zero, ibig sabihin ito po ay nangangahulugan na shorted. Very low ang resistance niya, zero. Subukan natin sa kabila. Zero pa rin, parehas lang. Shorted din po. Subukan natin dito sa kabila, lipat lang natin. Ayan, shorted din mga ka-real. Kahit paglipat-lipatin natin ng ganyan, iisa lang ang deflection ng meter pointer at zero lahat. Pagka ganyan, shorted po yan. Dapat may resistance reading yan at dito lamang siya magdi-deflect banda rito. Kaso, sumagad sa zero, shorted ang reading. Kaya nag-cut off ang thermal fuse dahil shorted ang windings. Katumbas lamang sa reading na yan ay isang pirasong connecting wire na walang resistance, means shorted. Okay, ganun po ang reading kapag shorted, sagad ang palo ng meter pointer. At para ma-sure natin kung talagang shorted pa rin, tingnan natin yung starting windings. Saan natin makikita? Dito po yun sa terminal ng kapasitor. Putulin lang po natin yung terminal ng kapasitor. Ayan. Ayan, naputol na. Itabi lang muna. At susukatin po natin yung terminal ng kapasitor. Dalawang linya po yan. Ayan. Balatan lang yon. At ito na, nabalatan ha. Pag ito ay nag-zero reading din, talagang shorted ang windings ng motor. Ayan. Sagad pa rin sa zero mga ka-real. Ayan. Ulitin natin. Okay, sagad sa zero. Ganyan po ang sitwasyon pagka ang motor ng electric fan ay shorted. Lahat ng windings terminals, kahit saan mo sukatin, ay zero ang reading. Tingnan natin sa loob kung nasaan ang shorted nito. Biyakin lang natin ang motor para makita natin kung nasaan ang shorted. Okay, biyakin lang po natin ito dito. Ayan. At focus tayo dito sa stator. Visual inspection po tayo sa stator windings. Ayan. Parang wala naman ako nakikitang sunog or nabalatan sa kabila. Wala akong nakikitang problema dito. So wala dito, wala rin dito. Tanggalin muna natin itong cable tie. Tatlo ang tinanggal natin at iiwan natin yung isa para hindi magkalat-kalat yung terminals. So, malinis ang ilalim, walang nagdikit-dikit na wire para mag-shorted. Ito po yung thermal fuse niya. I-sure natin kung cut off nga ang thermal fuse. Dapat sumagad din po yung meter pointer sa zero kung siya ay buo. Pero kung siya ay cut off, walang deflection ng meter pointer. Subukan natin. Okay, hindi po nag-deflect ang meter pointer. Open nga po ito. Kaya po nag-cut off ang thermal fuse nito dahil shorted po yung windings. Ayan o. Kita nyo? Nag-deflect ng zero. Ayan. Shorted talaga. Nakakapagtaka, bakit shorted? Wala naman naging problema na nakita dito sa windings. Kahit sa terminal ng fuse, papunta sa start windings, ayan, shorted talaga.
Tapos dito sa kabila, shorted pa rin. Parehas lang po ang reading. Okay? Talagang shorted. Pagka ganyan ang sitwasyon mga ka-real, pagka pinadaanan natin ang tester yan at ganyan ang reading, automatic na papalitan na po natin ng stator, ang electric pan. Kahit palitan natin yung thermal fuse, puputok at puputok lang po ulit yan dahil nga shorted lahat. Kung sakali naman na i-bypass at i-direkta ito, yung linya ng kapasitor at saka linya ng AC cord, ganyan ang pagdirekta, ididikit lang ng ganyan yan, babaliwalain yung ibabypass yung thermal fuse. Ang mangyayari niyan, posibleng masunog ang buong windings, maging dahilan para sa delikadong mangyayari. Kaya bawal nang gamitin ang ganitong stator, shorted. Sa lahat ng mga baguhan, alam nyo na kung ano ang shorted na stator windings. Sa magagaling na, ito po ay para lamang sa mga nagsisimula pa lang at wala pang alam sa ganitong gawain. Dahil ito po ay stator ang sira, konsultahin muna natin ang may-ari nito. Kung itutuloy na ipagawa, karamihan sa nasisirang electric pan na motor ang sira, umaatras ang may-ari. Kung itutuloy niya, papalitan po natin ito ng bagong stator. Kaya hanggang dito lang po muna ang videong ito. May video na rin po naman ako ng tungkol sa pagpapalit ng motor. Panoorin nyo na lang po doon sa ibang video ko. Click nyo lang po yung title sa description box sa baba at doon ko po ilalagay yung link tungkol sa pagpalit ng stator sa electric pan. Naway naunawaan ninyo kung ano ang prosesong ginawa ko para malaman na shorted na ang stator ng electric pan na ito. Huwag nyo po sanang kalimutang i-like, i-share nyo para malaman din ng iba. Paki-subscribe na rin kung ngayon lang kayo nakapanood ng video ko. Ito po ang aking Muntin Channel. The real life, big ass, real flow. Expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.